2020 taon. Isa, dalawa, tatlo, 2020 taon. Tila kay bilis ng panahon, sa isang iglap, biglang huminto ang lahat, biglang nagbago, biglang gumulo. Tago, lumbay, pangamba. Mga salitang bumabalot sa bawat araw na dumaan, simula nang dumating ang pandemya. Nawala ng sisay ang yaman at pag-aari pa. Dahil gaano man karami o kalaki ang meron ka, mawawala ng halaga kapag buhay mo ay nag-alanganin na. Darating pa ba ang bukas na magbibigay saya? Kasiyahan, trabaho, buhay at negosyo, ilan lamang sa nilumpo ng taon na ito. Ang hirap makita ang dating kalsadang puno ng mga naglalarong kabataan, mga magkakaibigang nagkukwentuhan. Puno ng tawanan at may ingay na sasakyan ay napalitan ng takot, kalungkutan at katahimikan. Takot sa mga taong nakabaligid, takot sa sariling kaligtasan dahil sa isang maliit na kababayaan, ikaw mismo ang magdadala sa sarili mong kapahamakan. Kalungkutan, tila ba ikaw ay inagawan ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Mga bagay na nakasanayan, mga bagay na nagbibigay kulay sa mundo mong isang walang buhay. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan na nisipol ng hangi iyo'y mauulinigan. Kay hirap harapin ang bagong umagang puno ng pangamba, pag-aalinlangan, at walang kasiguraduhan. Mga naipon, wala na, wala nang mailalabas pa. Perang pinaghirapan, naglahot na sa lupa. Na doon lang na pagtanto na ang mas mahalaga ay pamilya, kalusugan at pananampalataya. Kaligtasan ay wala sa yaman o pagiging dukha kung hindi nasa Diyos na lumikha. Ang hirap kumalaw sa limitadong espasyo. Nakakasakal. Nakakasakal sa sitwasyon. Ano kayang mangyayari kinabukasan? Makakaawat pa ba kami? Patuloy nang hihigupin ng malakumunoy na problema at sa duloy tuluyang lulubog at maglalaho na. Napakalaking dagok ang dumaan buhat ng pandemya. Dahil sa bawat bukas na dumaan, dala nito ang walang kasiguraduhang paano na. Paano na tayo sa hinaharap? May nag-iintay pa ba sa atin? May mga tao pa ba tayong aasahan? Marami ang nawalan ng pangkabuhayan. Marami ang mas nalugmok sa kahirapan. Maraming kumpanya ang nalumpo at tuluyan ng nasarado. Pero ako'y ngayon ay heto. Maswerte pa rin pala ako. Dahil bukas, papasok pa ako. Andyan din ang pamilya. Ang pamilya ang aking nasasandalan sa oras ng problema. Sila ang mga taong hindi ka papabayaan umaraw man o umulan pa. Ang pamilyang, munti ko nang makalimutan dahil sa sobrang kaabalahan sa napiling karera. Salamat. Salamat pa rin sa pandemya dahil sinimulin akong naalala. Hindi ko napansin ng oras at ito'y mabilis na lumipas. Ang maliit na bagay na aking binabaliwala noon ay may malaking bahagi pala ngayon. Isa rin sa aking napatunayan, sa hirap na dinanas mula pandemya, bagyo, lindol o anumang trahedya, siya lang ang maaasahan, siya lang ang masasandalan. Panginoon na siyang sandigan ng pamilya at buong bayan. Malakas na pananalig at lubos na paniniwala ang siyang pinahawakan kaya't ako ngayon ay nakatindig at naniniwala. Kaya ko, kaya mo, kaya nating makabangon muli sa sitwasyong ating inalalagyan. Isang matamis na pangarap ang harapin ng isang umagang puno ng kagalakan at pag-asa. Ngayong darating na Kapaskuhan, marami nagsasabing ito ay buwan ng pagbibigayan. Ito ay buwan ng kasiyahan. Ito ay buwan ng papanganakan. Sa pagtapos ng buwan na ito, inaasam ko ang kalayaan. Kalayaan na makita muli ang ngiti at sayang dulot ng kagandahan ng buhay. Alam kong matatapos na. Malapit.
Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Babangon ako! 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 Babangon ako.